Usapang bakod naman tayo. Ano-ano nga ba ang magandang designs at materyales para dito? Tara, samahan niyo ako at ating pag-usapan. So, marami-rami na rin nagawa nating videos dito, no? So, kung naghahanap ka ng contents all about design of houses and materials to be used, especially kung plano mo na talaga magpatayo ng sariling bahay, kaya ng mga pang-walls, roofings, windows, flooring materials, at iba pa. Well, best for you to subscribe dito sa ating channel. At huwag kalimutang i-click that notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. Siguro may plano ka na magpatayo ng bakod, kaya nakahanap ka ng mga designs and mga tips on how to build this. Kaya napadpad ka dito. So sa videong ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang styles, design considerations, at iba't ibang mga materials na gagamitin natin sa pagtatayo ng bakod sa ating bahay. Kung ready ka na, let's start! Front fence design and materials. First, let's talk about some design standards para sa ating bakod. So basically, pwede nating i-divide into two parts ang ating mga bakod. Una ang front side, kung saan nandun yung gates, vehicular man o yung pasukan ng sasakyan, o yung pang pedestrian o yung tinatawag nating wicket gate na daanan ng mga tao. So ang front part o ang harapan ng ating fence ang pinaka visible na parte ng bakod. So ito ang pinaka ornate or dito talaga pinag-iisipan ang design ng ating mga fence. On the other hand, ang second part naman nating bakod ay ang rear and side fences. So yung nasa gilid at nasa likod na part ng ating mga bakod ay yung mga less ornate at usually mas matataas kaysa front fence for security reasons. Ideally, nasa 2 meters ang taas ng mga bakod na ito for again security purposes. Now, let's discuss naman about styles. Ano-ano ba ang magagandang itsura ng bakod at ano ba ang mga materyales na babagay dito? Again, ano ba ang mga security feature na pwede mong ilagay dito para maging mas secure ito? Pag-usapan natin isa-isa. So, sa discussion na to ay hinati ko sa 4 major styles ng bakod na pwede mong pagpilian. Ay yung with horizontal railings. Pangalawa is with vertical railings. We have the mesh type. And lastly, the solid style na fence. Again, ito ang 4 general types na ating pag-uusapan. So, una, ang fence with horizontal railings. So, commonly makikita nyo to with rectangular metal tubes with concrete base. Gaya naman ito. So, ang mga railings nito can be made of GI or galvanized iron or BI or black iron na mga metal materials. These two materials ay kailangan pa ng primers at mga top coats para magkaroon ng kulay at syempre protection from corrosion dahil nga exposed ito sa labas para iwas kalawang. Kung merong mas malaking budget, pwedeng gumamit ng aluminum railings or kung malaki talaga ang ilalaan mong pera at gastos para dito ay pwede kang gumamit ng stainless steel na mga railings, which these two materials ay hindi na kailangan ng primers at pintura dahil pre-painted na ito at mayroon itong mga properties which can stand against corrosion and rusting. Pero again, mas mahal ang mga materials nito kaysa mga GI at BI pipes. So, main reason bakit pinipili ng mga tao ang horizontal railings ay ang pagiging modern looking nito. Especially kung ang bahay mo ay into modern design like minimalist or yung modern zen. Gaya ng mga ito. This type of fence and railing requires a taller concrete base o yung pinapatungan ng mga metal railings. Dahil one of the main disadvantages nito ay ang madali itong akyatin ng magnanakaw. Dahil ang mga horizontal railings nito ay pwedeng gawing apakan or hawakan ng mga taong gustong umakyat ng bakod. Kaya medyo delikado ito sa nakawan. Anyway, para ma-avoid ang ganitong mga scenario ay ang pag-tilt ng mga horizontal railings into an angle na mahirapan ng hawakan or mahirap ng apakan ito ng mga gustong umakyat ng bakod. For this scenario, pwede rin gumamit ng angle bars para madulas at hindi madaling hawakan yung mga horizontal railings. So, yun yung mga pros and cons ng pagkakaroon ng horizontal design ng railing sa ating mga bakod. Next ay fences with vertical railing. So, ang fence na to, as the name suggests, ay merong mga railings na naka-align vertically or
nakatayo. Pwedeng gumamit ng tubular like we discussed earlier with the same materials kaya ng BI or GI pipes, aluminum, or ang stainless steel. But unlike sa mga horizontal railings, dito sa vertical railings, commonly makikita mo ang paggamit din ng mga 12mm or 16mm na mga solid bars, which is ito yung mas maninipis na kind of railing sa ating mga bakod. So with vertical railings, ideally ay hindi dapat lalagpas sa 0.10 meters or 4 inches yung gap between railings for security purposes, kasi mahirap naman kung malaki yung gap in between railing, eh kaya yung pasukin ng mga gustong magnakaw sa inyo papasok ng yung bakuran. These vertical railings can also have decorative features kaya ng mga curving or mga geometrical shapes kaya ng mga ito. Yung mga manipis nga na railings ay pwede mo rin i-twist to be more aesthetically pleasing, resulting into more classical na design unlike sa horizontal na may pagka-modern design. So it's a common type of railing para sa mga fences. Kaming tao ang hindi type ng ganitong design kasi nga mukha itong rehas na bakal, at maraming sasabing makaluma ang design na ito. At security wise, ito ay safer than the horizontal railing ng isang fence or bakod. Kasi nga vertical, mas mahirap itong akyatin compare naman dun sa horizontal one na kayang hawakan at tapakan. This why vertical railing fence ay may lower concrete base or freestanding talaga, para again, mas mahirap akyatin. Ito rin sa pwede mong idagdag as security feature sa mga vertical railings sa iyong bakod, pagkakaroon ng pointy tip or ng mga spike railings kaya ng mga ito. Para magdalawang isip naman ang gustong umakyat dito dahil nga may mga matutulis na mga railings. The spikes can be of like spear types, gana mga ito, or yung mga parang sibat or mga pana. Pwede rin gumamit ng mga angle bars, kailangan mo lang i-trim yung kanilang mga tip para maging matulis at ikabit sa ating vertical railings gaya ng mga design na ganito. Again, mag-hesitate na yung magnanakaw or sino mang gustong umakyat ng bakod dahil makikita nilang pwede silang masugatan pag, you know, na-disgrasya sila or nadulas sa pag-akyat ng bakod. So yun ang ilang kagandahan at mga issues maaari mong ma-encounter sa paggamit ng fence with vertical railings. Again, before we proceed sa ating ibang discussion about fence design, ini-invite ko ulit kayo para i-check out naman yung iba nating mga videos sa channel na ito. Gaya ng iba't ibang windows na maaari mong pagpilian, mga design ng roof na babagay sa style ng bahay mo, kitchen at bathroom designs, mga finishing materials gaya ng polycarbonate, hardiflex, mga wall at floor tiles, at iba pa. After nitong video, pwede niyong panoorin yung iba pa nating mga contents. Hindi kayo magsisisi daw. Let's go back sa ating main discussion. After pag-usapan natin ang horizontal at vertical railings para sa ating mga fence, susunod naman nating i-discuss ay ang mesh type na style ng isang bakod. Ano nga ba itong mesh type? Well, ito yung pinakamadali at murang gawin. So, sa style na to ay basically gumagamit tayo ng mesh ng different metals. Ang common na example nito ay ang paggamit natin ng mga interlinks design gaya ng mga ito. Ito yung mga metallic screen na makikita natin kadalasan sa mga basketball courts, tennis courts, at sa iba pang mga sports facilities. Screen ay tinatawag na cyclone fence dahil kaya nitong tumagal sa malakas na hampas ng hangin. So sa residential use, hindi ito common na ginagamit. But for those who want cheaper or mas mapamura sila sa pagbabakod sa kanilang bahay, well, pwede mo itong piliin. At ginagamit din ito sa mga pag-i-enclose ng malalawak na area gaya ng mga farms or mga malalaking family compounds. Kasi nga ito ay cost-effective na solution sa pagbabakod sa ating mga properties. Actually, hindi mo na kailangan ng concrete base para dito. Ito ay freestanding with metallic frames lang. Gaya ng ito. Ang isa lang sa issue nito gaya ng isang horizontal railing ay madali itong akyatin. Dahil nga malalaki ang gaps nito, ay madali itong kapitan at apakan. Kaya again, mas madali itong akyatin. Kaya naman ang ibang interlink fences ay matataas talaga. Ulit, pag naghahanap ka ng mas murang alternative sa pag-i-enclose ng yung property or yung bahay, well, interlink can be a solution for you. Isa pa sa option ng pagkakaroon ng mesh tile ng bakod ay ang paggamit ng square mesh or yung metallic grid
na mga screen gaya ng mga ito. The name suggests ito ay mesh na merong square shape, unlike sa interlink na diamond shape ng kanilang mga butas. Well, kinakabit din ito sa tubular ng mga frames. But commonly, meron talaga itong concrete base, unlike sa mga interlink na vents. May also add paint sa mga screen na ito to look more appealing. At ang isa sa best solution para mapaganda ang mga screen type na fence na ito ay gawin itong isang green wall o sabitan ng mga aerial or mga hanging plants tulad ng mga ito. Mas magmukhang organic ang ating fence. Of the advantage of square mesh o yung grid type over interlinks ay mas maliliit yung butas niya, kaya mas mahirap siyang akyatin. So yun yung mga mesh type of fences na pwede mong pagpilian. Now we come to the last part of our fence design discussion. Let's discuss solid type fences. Now, ang bakod na ito ay for people with high concern sa kanilang security at privacy. Solid in the sense kahit nang nasa harap na part na bakod ay naka full height. With materials like concrete or yung paggamit ng mga metal sheets or mga GI rib type, or yung paggamit ng mga plank with concrete base, gaya ng mga fiber cement board. Basically, again, hindi mo nakita yung bahay kahit sa front of the fence ka na nakatingin. Well, okay lang naman to gawin sa side at sa back portion ng ating fence. Pero again, hindi to ideal sa front ng ating bakod. For me kasi, oo, natatakpan yung bahay nyo for privacy. Pero in terms naman of emergency, ay maaring hindi kayo madaling mapansin or walang makakita kung may nangyayaring masama sa loob ng bahay kasi nga naka-enclose yung mismong harap ng bakuran nyo. So again, I advise na hindi gawing full solid height yung front fence natin. Kung gusto mo na hindi talaga ganun ka-open yung front fence, ay pwede naman maglagay ng strips of opening sa mga bakod natin. Parang mga bintana sa ating mga bakod. At pwede natin itong lagyan ng railings for security purposes. So, full height man yung ating front na fence, ay meron pa rin mga opening na pwedeng makita ng mga tao sa labas for emergency purposes. Para hindi tayo secluded sa loob for better security. Speaking naman of security, ito pa ang ilan sa mga design feature na maaari mong ilagay sa bakod. Ito ay ang paggamit ng shards of glass. Siguro marami na sa atin ang nakakita ng paggamit ng mga pubog or matutulis na glass shards na inalalagay sa top ng mga bakod. Kaya ito'y matutulis, magdadalawang isip yung mga magnanakaw na akyatin ng ating mga panel. Ito rin yung pagtatanim ng mga shrubs na pupulupot sa ating mga bakod, na mga bonggambilya na maraming tinik. Again, magiging deterrent ito sa mga gustong umakyat sa bakod dahil matinik ang halaman nito. At may isa pang mas simple na paraan para hindi madaling akyatin ng ating mga bakod. Ito ang pagtitipered or ang pagsaslant ng shape ng tuktok ng ating mga bakod. In that way, mas mahirap itong akyatin kasi mahirap itong hawakan or apakan. Tutungtong ka dito ay maaari kang mahulog. Para sa mas may budget, pwede kayong gumamit ng electrical system para sa inyong mga fence. Para yung mga magnanakaw or gustong umakyat ng iyong bakod ay, you know, ma-electrocute at ma-deter sa pagtalon sa kabilang side. Ang dagdag security feature para sa ating mga bakod. Okay, magkakaroon tayo ng separate video discussing naman the different types of design ng mga gates. Ba ang mga types nito at ano ang magagandang materyales na ginagamit para dito. So, abang-abang lang. May katanungan kayo at opinion about this topic, just tap it down below the comments. Huwag kalimutang mag-like, share, at kung hindi pa, subscribe. Again, this has been your Kuya Architect. Maraming salamat sa panonood. Bye!